Ilang araw lang ang nakaraan nang ilabas ng Rappler.com ang umanay surveys ng SWS at Lilo para sa mga nangungunang mga kabayo para sa 2019 midterm elections. At ang nanguna, si Grace Poe, ang muntik nang maging ika-16 na pangulo ng Pilipinas kung hindi lang nangyari si Rodrigo Duterte. Ang tanong, may kinalaman pa rin kaya dito ang patuloy na mitolohiya ng kanyang ama? Bukod kay Poe, karamihan sa mga pasok na pangalan sa surveys ay ang mga re-eleksyonista. Senate President Coco Pimentel, Cynthia Villar, Sunny Angara, JV Ejercito, at ang paboritong binubuli dati sa social media na si Nancy Binay. Sa gitna ng mga pambabash, aba, love nyo rin pala si Nancy. Biruin mo yun. May mga baguhang pangalan na pasok sa Magic 12. Baguhan pero mga pamilyar na pangalan. Aba, una na dyan ang presidential daughter na si Davao City Mayor Inday Sara Duterte. Pero sa number 12 slot, magkaiba ang nakalusot sa dalawang survey. Sa SWS, ang dating News 5 at ngayon PTV4 anchor na si Erwin Tulfo ang nasa number 12. Sa Lilo naman, number 12 ang matagal lang na chichismis na may ambisyon na magsenador na si PNP Chief Bato de la Rosa. At aba, sa Lilo survey din nakalusot si QC Mayor Herbert Bautista. Sabi ng palaban ni Mayor Inday ay hindi raw siya interesado, pero kung di raw tatantana ng mga kaaway ang kanyang ama, ay baka ituloy niya na rin ang pagtakbo. Meron din mga pangalan na nagbabalik. Number 5 sa SWS at number 2 naman sa Lilo ang dating senador at ngayon tagig representative Pia Cayetano. Ready ka na bang muling madinig ang jingle niya? Pia, Pia, Pia Cayetano. Mula apari. Ba, at syempre, andyan yung dating nakulong na senador na si Jinggoy Estrada. Pero nako, naniniwala si JV na isa lang daw dapat ang Estrada slash Ehersito sa Senado. At nagsabi siya na gusto pa raw niyang maglingkod. Ang tanong ngayon, sino ba sa kanilang dalawa ang dapat magbigay? Sino ba sa kanilang dalawa ang dapat magpaubaya? Sino mas gwapo, si JV o si Jinggoy? Ako. Pero teka nga muna, gaano nga ba ka reliable ang mga surveys? Magtanong nga tayo. Si Chis at saka si De La Rosa. Kasi De La Rosa ako eh, Cayetano. Senador, yung ano ni Big Soto. Wala pa po tayong napupusuan. Wala pa akong naisip sa mga bagay na yun. Isa sa aking hanay, no, hindi man na masyadong masipag. Maingay lang, Rillanes. Hindi ko pa naman nakikita. Wala pa sa isip ko ngayon yan eh. Walang hindi maga. Dapat kailangan maka-Diyos yun. Kung accurate, malinis at walang hokus-pokus ang mga survey sa itinalarawan ng pangmalawakang opinion at mga saloobin ng isang lipunan sa isang partikular na punto sa kasaysayan. Pansinin din na sa listahan ay walang tahasang anti-administration. Ang re-electionist LP member na si Bam Aquino, nasa number 20 raw. Pero kasisimula pa lang ng 2018. Tandaan na ang mga surveys ay ginawa noong Nobyembre at Disyembre. Sa Pilipinas, ang daming nagbabago sa isang kisap mata. Mabilis magbago ang ihip ng hangin, di ba? Sino bang nangunguna sa presidential surveys noong March hanggang September ng 2015 at noong January hanggang March 2016? And speaking of nagbabalik, aba, pwede ba nating kalimutan ang ating nag-iisang super idol? Lapit daw. Ay, oo, siyempre. Ano ko yan eh, fans ko yan. Dito lapit daw. Igubota mo ba siya? Parang malabo. Bakit? Parang kinakailangan na yun, medyo nakatapos ng pag-aaral. Hindi po ako pwedeng magsalita ng Republic Act dahil hindi maniniwala ang tao sa akin. Isa pa nga, sir. Eh, baka pagtawanan tayo eh. Eh, lahat po ng tao halos nakatingin sa akin eh.